Hi guys! Welcome again to my channel at welcome ulit sa another episode ng Toyota Fortuner Review. So for today's video guys, ay i-review naman natin ang interior nitong ating unit. Alamin natin kung ano nga ba ang meron sa interior ng Toyota Fortuner Q2022. So let's find out! So guys, simulan natin dito sa harap, dito sa driver seat. So ito yung ating steering wheel. And then dito sa right side, nandito yung control instrument cluster. So makikita nyo dito guys yung lane departure alert on off. Then ito yung sensor. Ito yung selection. Diyan sa input timing cluster, makikita nyo dyan yung menu. Then ito yung arrows. Then dito naman sa left side, andito naman yung infotainment system control. So andyan yung phone connectivity. So pwedeng makontrol dito pag merong mag-accept kayo ng call or merong kayong tatawagan. And then volume control, then option selection, up and down. Then meron din tong voice command guys. So sa ilalim naman, dito yung paddle shifter. Sa left side yung control ng lights. Dito sa kabila yung wiper. Then ito yung ating analog instrument panel. Dito naman sa pinto, nandito yung control ng lahat ng doors. So lahat yan, automatic na, one touch. Then ito yung side mirror, folding. Ito naman yung adjustment ng mismong mirror niya. So meron siyang chrome handle. Leather rin yung kanyang sidings. Yan. Then meron din siyang tweeter dito, aircon vent. So yung buong dashboard natin black guys ha. So plastic to. Then meron siyang combination ng leather. May leather wrap din yung ating steering wheel yan. Makikita mo may stitches yan. So ito, nakalimutan ko pala to guys, ito. Meron din siyang cruise control nandito sa ilalim. Then naka-push start button na rin siya. Ayan. Then yung ating head unit, Android Auto na rin yan. Kaya lang ano yan, hindi siya wireless. Hindi ko lang alam yung 2023 kung wireless na yon, no. So sa para sa dun sa mga hindi nakakaalam, yung head unit natin, yung Android Auto, is i-connect mo dyan yung cellphone mo para ma-access mo yung mga apps doon sa cellphone mo. Kasi yung stock na yan, walang mga apps yan. Hindi kagaya nung mga Android head unit na aftermarket. Then dito naman yung hazard switch. Yan. Then yung aircon vent niya dito guys, merong adjustment. Yan. Left tsaka right. Then yung aircon niya is fully automatic na rin. Auto climate control with dual zone. Yan. Then sa ilalim, merong wireless charging. Dito sa harap, meron ding dalawang cup holder dyan. And then yung ating shift knob, wala na siyang button dyan kasi meron naman siyang guide. Parking, reverse, drive. So yan, hindi kagaya nung ibang automatic na shift knob na meron pa siyang pinipindot bago may lipat yung gear. Then ito yung handbrake niya is mechanical pa rin. Then meron siyang driving mode selection dito, yung eco,
normal mode tsaka yung sports modes. Then narito rin yung switch nung traction control niya. Yan. So pagdating naman dito sa rear view mirror, so naka auto dim na rin to. Then yung dome light niya is LED. So yan, LED. Ganun. So guys, punta naman tayo dito sa may passenger side. So dito, merong isang maliit na cabin na mayroong aircon vent. So dito guys, pwede kayong maglagay ng mga drinks nyo na cold drinks para ma-maintain yung lamig. Kasi meron siya ditong aircon vent sa loob. Ayan, medyo madilim lang. Ayan. Ito yung aircon vent niya. So para kahit pa paano ma-maintain yung lamig kung meron kayong mga cold drinks. Then sa baba, andito yung glove box niya. So ayan, nandyan yung makalagay yung ating manual. Meron din ditong aircon vent. Then nandito rin sa side ito yung airbag. So ayan, yung aircon vent pala natin dito guys is adjustable siya. Pwede mo hinaan, pwede mo laksan. Then ito naman, pwede mo siya i-close. Then ito yung open. And then yung handle niya is chrome. Then black gloss naman dito. Dito rin yung kanyang switch. Yung switch niya pala guys is automatic, one touch lang. Then leather din yung kanyang sidings. Meron siyang maliit na speaker dito. Another speaker sa baba. Then itong courtesy lamp. So guys, yung courtesy lamp natin originally ordinary bulb lang yan. So nag-upgrade na tayo ng LED. Then dito sa taas yung vanity mirror, meron na rin siyang light. Ganun din yan, in-upgrade lang din natin yan sa LED lamp. So ang original niyan is ordinary bulb lang. So may cup holder din dito na isa. So yan, isang cup holder dyan. So punta naman tayo sa second row. So guys, dito sa second row, second row natin, meron siyang hook dito na maximum of 4 kg. Then meron din ditong packet, pwede kayong maglagay dyan ng mga documents. Yung center console, merong supply na 12 volt socket. Yan, 120 watts. Then sa baba, meron niyang USB port na dalawa. So pwede rin kayong mag-charge dyan ng inyong cellphone. Okay. So both seat ha, pati yung sa driver side merong hook. So same lang dito sa kabila, 4 kg din yung maximum capacity. Then meron din siyang pocket lagay ng mga documents. Sa door niya ganun din, chrome din yung handle. Same din sa harap, black gloss, automatic door switch, may Fortuner logo dun sa gilid.
Then dito, second row seat to ah guys. May aircon vent din dito na adjustable. Pwede rin i-set i-close. And LED dome light. So stock to guys, dome light LED. And meron na rin siyang sariling on-off switch dito ng aircon. So yung control ng fan meron din dito. And may automatic din na switch. So yun, aircon vent. Then grab handle. Meron ding hook. Pwede nyo paglagay ng hanger para sa mga damit. So yan. So dito guys, leather seat din yung second row. Then ito, meron siyang armrest with dalawang cup holder. Ayan. So ayan guys. Then speaker din, meron din siyang speaker dyan sa pinto. Meron din dito sa kabila. Then may cup holder din. Kabila din yan, may cup holder din doon sa kabila. So grab handle meron din doon. Then meron ding hook. So punta naman tayo sa third row guys. So sa third row seat naman, para makapunta ka, tumbled seat naman to. Press mo lang yan. Hindi ka na pumunta sa third row. Yan. So guys, dito sa third row meron ding sariling aircon vent na pwede mo ring i-off. Ayan. Dalawa yan. Then grab handle. Ang kabila yan. Meron din dito sa kabila. So guys, ito nga palang Fortuner Q is, ang ceiling niya is kulay light gray, no? Then black yung sa may mga pinto. So yan, gray, light gray. So meron ding cup holder. Kabila din yan. So parang kasya yung tumbler dyan. Hello. So yan, yan. Kasya yung tumbler dyan sa loob. Then ito pwedeng lagayin siguro ng cellphone to. Yan, lagayin ng cellphone. Siyempre, leather seat din. So, punta naman tayo sa trunk, guys. So, dito man sa trunk, yung Q nga pala, guys, automatic yung trunk niya. So, dito sa trunk, yun yung space kapag hindi nakapold yung third row seat. So itong box ko, ano yata to, 40 liters yung capacity niya. Then nandito yung kanyang tools. Ayan yung tools niya, yan nakalagay. Then meron siyang 12 volt socket ulit dito sa likod, same lang nung nasa second row seat. So 120 watts. Then meron din siyang hook dito. Tingin ko 4kg rin yung maximum niya. Pagkabila yan, meron din dito
Guys, itong mating binili ko na to ha. So, wala, hindi to yung stock niya. And pag ito naman yung folding niya. So, hilahin lang yan dito. Pwede na siyang i-up. Yan. So guys, kaso lang, hindi siya flat folded ha. So ganyan niya yung itsura niya. Then yung ilaw niya dito, ang original din ito is ordinary bulb. So in-upgrade lang din natin ng LED. So yan yung third row seat. So guys, yun lang naman yung interior ng Toyota Fortuner Q 2022 model. So thank you for watching guys. Please don't forget to like, share and subscribe to my channel. See you sa next video guys. Thank you.